sundin. Bakit ha? Pagkatapos ng meeting? Huwag na po, ma. Gagabihin mo ako. Magpipedicab na lang po ako. Anak. Nahihirapan ako para sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan kung hindi ako ipagdasal ka. Tulad ng isang ina na nagsusumamo kay Jesus na iligtas ang kanyang anak sa masama. Nung una, hindi nga siya pinansin eh. Pero dahil sa pangungulit at pangungulit niya, pinagbigyan din siya. Ako din ganun. Kukulitin ko siya ng kukulitin para sa'yo. Dahil mahal kita. Pero masigit pa dyan ang pagmamahal niya sa'yo. Mahal din kita, ma. Dito ako lumaki. Dito ko naranasan ang masasayang taon ng buhay ko. Nung seminarista pa ako, lahat ng gawin ko laging tama. Tapos, nahinday ako nun ako. Tsaka pa ako nagkakalat. Lahat ng gawin mo, laging mali. Dati bakit ako nagkamali ako? Baka nagkamali kayo. Dati bakit di ako karapat-dapat? Junjun. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil magaling tayo. Baka kasi umasa tayo sa sarili lang natin. Remember St. Paul? Tatlong beses siyang nagmakaawa sa Diyos na alisin ang tinik sa laman niya. Pero tatlong beses din siyang sinabihan ng Panginoon. My grace is enough for you. For in weakness, power reaches perfection. For when I am weak, then I am strong. You feel unworthy? Tapat lang. And you should get worried the moment you think you are worthy. Remember, our calling is not about us. Rather, it is about the God who loves us in spite of ourselves, in spite of our imperfections. There is no perfect vocation, only a perfect intention. And the willingness to trust and surrender ourselves. Ako, kung hindi sa awa ng Diyos, ang tagal ko na sigurong nagpatalo sa aking kahinaan. Ang tagal ko na sigurong iniwan ang pagkapare. Bakit ako nananatili? Sa awa ng Diyos, Father.